Matapos nga ng very disappointing out ka mga idol ng NBA Finals para nga sa team ng Boston Celtics, ito nga ang kanilang mga reaksyon, ang kanilang mga komento about nga sa kanilang pagkatalo at pagkasira nga ng kanilang pangarap na maging NBA champion. Unahin natin ang kanilang coach na si Coach Ime Udoka. Sabi niya ay masakit nga daw itong pagkatalo nila at medyo magtatagal. Pero sana daw ay magdulot nga ito sa kanila para sila ay mag-improve. Credit nga daw sa Warriors dahil super consistent nga daw sila at onti lang ang mga mistakes sa laban nila ngayong Game 6. Sinabi niya nga rin daw kay Tatum mga idol na matuto nga daw siya sa kanyang mga pagkakamali at kilalanin nga siya na bilang isang All-NBA player na at talagang tututukan ng pansin ng depensa. Matuto daw siya doon mga idol at mag-adjust nga daw siya at mag-grow as a player para nga daw sa mga susunod na pagkakataon ay hindi na nga siya mag-struggle katulad ng pag-i-struggle niya ngayong series nila against the Warriors. Ito namang si Jaylen Brown mga idol, sinabi niya marami pa daw silang dapat matutunan as a team. Kahit na nga daw marami na silang natutunan nung i-turn around nila yung season nila this year, marami pa daw talaga silang dapat na matutunan sa paglalaro ng basketball. Sabi pa nga neto ni Jaylen Brown na malaking lesson nga daw itong 2022 playoffs para sa kanya at marami daw siyang talagang natutunan. Pero ang maganda naman daw mga idol ay meron nga daw silang bright future. Banggit niya pa nga mga idol na sila nga rin daw ang may kasalanan kung bakit sila natalo ngayon. May mga opportunities nga daw sila na makahabol at lumamang pa sa Warriors. Pero kitang-kita nga daw yung kanilang inexperience at immaturity pagdating sa ganitong level ng paglalaro ng basketball. At talaga naman daw masakit itong kanilang pagkatalo ngayon. Si Marcus Smart naman mga idol, sinabi niya nga na mahirap nga daw tanggapin itong kanilang pagkatalo dahil sa dami nga daw ng kanilang pinagdaanan as a team. Yung mga challenges nga daw na kanilang kinaharap ng mga nangaraang pagkakataon ay napagtagumpayan nga nila. Pero this time nga daw mga idol ay hindi nila yon nagawa at sila daw ay short ngayong laban nila against the Warriors. Sabi niya pa ay madali nga lang daw na sabihin yung kanilang mga pagkakamali at yung mga dapat na hindi nila ginawa para nga nanalo. Pero wala na nga daw silang pagkakataon, wala na yon. Dapat na lang ang kanilang gawin ay matuto nga ngayon sa kanilang mga pagkakamali at gamitin yung mga knowledge nga daw na kanilang natutunan ngayong run nila sa playoffs at ngayong buong season para nga sa next season. At sa panghuli naman mga idol ay ito ngang si Jason Tatum na parang sobrang lungkot. Sinabi niya sa kanyang interview, dapat daw ay naging mas maayos ang kanilang pag-aalaga sa bola sa series na ito. Kasama na rin daw siya doon mga idol. Napakadali nga daw na mag-look back at sabihin ang mga dapat nga nilang ginawa ngayong sa laban nila para nga nanalo sila. Pero sabi nga ni Tito mga idol na tinry nga daw nila gawin ang lahat, sinubukan nga nila pero kapus pa nga rin. Dagdag niya pa nga mga idol na sobrang hirap nga daw na umabot dito sa NBA Finals at lalo nga daw mas mahirap, lalong mas malaking challenge na magkampyon pa. Mahabang journey nga daw ang kanilang tinahak, mahabang proseso ang kanilang pinagdaanan, kaya daw mahirap talagang tanggapin itong kanilang pagkatalo. Kailangan niya daw na talagang mag-improve mga idol kung gusto nilang magawa ang nais nilang magawa na maging kampyon nga. Dahil mga idol, ito nga si Jason Tatum ay meron nga underwhelming finals performances kung saan mga idol, nag-average lamang siya ng 21.5 points per game, 7 assists and 6.8 rebounds. Hindi nga ganun kagandahan mga idol para nga sa isang considered na superstar sa NBA. Kaya sinabi ni Tatum mga idol, kung gusto naming magkampyon ay dapat mag-umpisa ito sa kanya, mag-improve nga siya sa kanyang paglalaro. Yan nga mga idol ang mga reaksyon na ito mga Celtics player sa kanilang heartbreaking na pagkatalo. Ano ba mga idol ang masasabi nyo sa kanila? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!